Mag-iingat ka na. Presidente Bongbong Marcos, sabi ko nga sa inyo, dadating yung oras, magugulat ka na lang. Yung pagmi-meeting ng PDP Laban, sinasabi ni Digong niyo, suportahan ka raw, baliktarin mo yun. Wag ka maniniwala ro, walang totoong sinabi yun. Diba? Proven yan. Kailan nagsabi ng totoo si Duterte, sabihin niyo sa amin. Lahat ba ng ipinangako niya, may natupad? Wala. Ibig sabihin, proven na yan. Ha? Mga kaibigan, sa pagsasabi ng baliktad, diyan ka mag-ingat. Baka mabiktima ka niyan. At dito sa mga ipinwesto mo na namamangka sa dalawang ilog. Hindi ho ba? Ang pinagsisilbihang Panginoon ay dalawa. Bukod sa iyo, mas importante yung isa dahil maraming naipo na yun. Marami ng padulas yun para maproteksyonan ang kanilang sarili. Kumukuha pa nga yun ng malaking pondo, di ba? Sa education. Mga kaibigan, saan gagamitin yan? Matakot ka. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Baka mas masahol pa gawin sa iyo dyan kaysa sa tatay, sa nangyari sa tatay mo. Maraming papalakpak dyan, lalo na yung makitid ang utak na hindi matanggap ang pangyayari. Halimbawa, nalaman mo after election, wala pang 2 milyon yung bumoto sa'yo. Hindi mo matatanggap basta-basta sa klase ng pagkatao nila. Ha? Wala pang 2 milyon yung boto. Matutuwa yan. Tutulong pa yan. Para ibagsaka dahil makikinabang na naman sila sa susunod na administrasyon. Gagamitin yan. Katunayan, yung mga troll na lumipat dyan, yan ang mga bumabanat na sa'yo. Ginagamit kunyari nila si Lenny kunyari yon. Hindi gagawin ni Lenny yon. Asa ng resources ni Lenny? Ha? Asa ng makinarya niya para magawa niya yung paninira sa'yo? Sige nga, yun. Simple logic yun. Sentido kumun yun. Hindi naman siya nagkaroon ng daan-daan bilyong pondo . Yung 1 bilyon nga, wala pa 1 bilyon . Pahirapan pa . Pero marami siya nagawang proyekto. Ha? Dahil maraming tumulong sa kanya na mga privado, kahit maliliit na sektor, ay pinilit nila na makatulong sila sa itinaguyod na at itinataguyod na simulain ni dating Vice President Lenny Robredo. Alam mo, malaki pa nga ang maitutulong sa iyo ni Robredo, dahil si Robredo hindi na namumuliti ka. Katunayan, 'di ba? Nagbuong pagpapakumbaba, pumunta pa sa DSWD sa kagustuhan niyang magkaroon ng ugnayan yung angat buhay sa DSWD para makatulong, dahil meron na siyang in place yung kanyang yung kanyang mga volunteers. At meron na silang mga napatunayan sa nakaraan paano gumana. Nananawagan itong si Bongbong Marcos ng pagkakaisa raw. Ikaw ang mag-abot ng kamay. Hindi ba? Bakit hindi ikaw ang lumapit? Huwag kang umasa dyan. Pagtutulungan ka niyan, tandaan mo. May mga lihim na agenda yan. At hindi lang yun. May mga track record dyan. Yun ang pagbabasihan mo. Track record. Hindi yung track ng basura. Ha? Na sinakyan yung mga taong yan. Mag-ingat ka na. Pag si Digong nyo nagsalita, baliktarin mo yun. Patulad ng malimit nating sinasabi nung dati na kung ikaw ang presidente, at alam mo maraming siraulo sa paligid mo na tagapayo, ang gagawin mo lang simple para hindi ka magkamali.
Halimbawa, pinayuhan ka. O iwan natin yung ibang pogo rito, yung hindi legal. Ah, yung legal, iwan natin dito yung illegal. Eh, sino makakaalam ng legal at hindi illegal? Ha? Eh, lahat siya, illegal yan, mga kaibigan. O, oh, bakit sinasabi yon? Eh, siyempre, makikinabang sila ron eh. Pagka makikinabang sila, legal. Pag hindi sila makikinabang, yun daw ang illegal, mga kaibigan. O, oh, eh, pagka ganun ang payo sa'yo, baliktarin mo para maging tama ka. Sayang, nandiyan ka na eh. Ha? Tatanggapin ka na namin kung ang mga desisyon mo tama. At kaya namin ito sinasabi dahil gusto namin magtagumpay ka na. Ha? Kami ang may gustong magtagumpay ka. Hindi yung nagpapanggap na dinidepensahan ka. Binobola ka nun. Katulad ng ginawa nila, nakita natin sa panahon ni Duterte. Lahat ng pumapalakpak, nakapagnakaw eh. Lahat ng nagsabing magaling siya, nakapagsamantala sa gobyerno eh. Ha? Sa pera ng taong bayan. Sikap.